Sa bahay ni Kuya, isang kakaibang wake-up call ang gumising sa housemates. Ibig sabihin may magmatic unrest na maaaring magkaroon ng delikadong pagsabog sa loob ng ilang oras o araw. Isang naman ang gandang sa namatay sa COVID. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. Umahabalos. Lahat ng balita ngayon. Nangyari ng 2020 pala. Paglabas ng housemates sa kanilang kwarto, napansin agad nila ang nakapaskil sa living room. May nakita po kaming board na 2020, tapos paglapit ko po, parang mga news articles po sila na iba-iba pong nangyari ngayong taon. Sad yung mood kasi syempre parang nag-serve din yun as a reminder kung ano po yung mga binato ngayong taon, ngayong 2020 po. Parang buong month yata, ang dami nangyari. Medyo nalungkot po ako kasi yung taon na 2020 po ay sumusobra na po. Sobrang nalungkot ako doon sa part na bagyong Ulysses at bagyong Rolly po. Sa sobrang hirap na po ng mga Pinoy, tapos may bagyo pang dumating. Sana sunod na wake up call, tapos na ang COVID. Iba-vaccine na tayo. Nakakalungkot po isipin, parang bawat month po, marami pong mga nangyari po na hindi po magaganda and masakit po sa puso. ABS got shut down. Yeah. They have 11,000 people working there. Yeah. And those 11,000 people are helping their family as well. They shut it down at the worst time as well. At the worst possible time. Possible. During a pandemic. Matapos makita ang mga balita, ang ibang housemates nagbalik-tanaw sa mga nangyari sa taong 2020. Pero ang dami talagang pinagdaanan. Ah. Grabe no, parang every gising, every month na magsisimula yung kinabukasan pagising mo, parang may balita na naman na hindi maganda mangyayari. Updated ako sa lahat ng nangyari eh. Na yan. Ako di ako updated eh. Wala na kasing Channel 2. Sobrang dami na itutulong na IBS. Yung alam mo yung Cinema One, Mix. Oh. Di ba ang dami nilang nakakamiss yung mga ganun talagang nai-enjoy ng bawat tao yung mga channel na meron sila, di ba? Marami sila, DZMM, ENC. Tsaka siya, pinaka-favorite ka talaga, MMK. Yan ang pinaka-paborito ko. Kapamilya Gold. Habang nagpapahinga ang housemates, isang anunsyo ang ipinarating ni Kuya. Housemates, sa taong 2020, maraming hindi ka nais na pangyayari ang naganap. Maraming buhay ang nawala at naapektuhan. Iba't ibang sakuna, sakit, pandemya at paghihirap ang pinagdaanan hindi lamang nating mga Pilipino kundi ng buong sangkatauhan. Sigurado ako na mabibigat din ang memorya at damdaming dala ninyo sa dumaang taon. Kaya sa araw na ito, gusto kong magbalik-tanaw kayo sa lumipas na taon. Ano ba ang mga bagay na dinadala ninyo na gusto ninyong limutin? May mga tao ba na gusto ninyong patawarin? Bibigyan ko kayo ng panahon ngayon, housemates. Bibigyan ko kayo ng mga pabigat. Bibigyan ko rin kayo ng sapat na oras para isulat at ilabas ang mabibigat na alaalang karga ninyo. Naway mga bagay na ito ay maiwan nyo na sa taong ito. Ang mga housemates nagkanya-kanya muna at taimtim na isinulat ang mga pabigat na nais nilang iwan sa taong 2020. At habang isinusulat ni Alyssa ang kanyang mga nararamdaman, hindi nito napigilang maging emosyonal. It's always like an emotional thing for me po kasi I have struggles with self-love and confidence and anything to do with letting things go and like forgiving myself and stuff like that. It's always emotional for me po talaga. At ang ibang mga kasama napansin nito. I don't think I would cry. Sorry. I'm writing a letter to myself. Got me. Ilang sandali pa, nagbigay ng hudyat si Kuya upang lumabas sa garden area ang housemates. Hello Philippines and hello world!
world. Thank you for watching Pinoy Big Brother. Stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya. And don't forget to like, comment, and share this video.